Here's the golden age of infrastructure in the Philippines. In other words, we are going to build. Sa wakas, ang pinakahihintay na LRT1 Cavite Extension paparating na. Unang inaprubahan ng LRT1 Cavite Extension ng NEDA Investment Coordination Committee noong Agosto 2000 at ng NEDA Board noong Enero 2002. Tatlong administrasyon at halos dalawang dekada ang nagdaan bago sa wakas mag-uumpisa na ang LRT1 Cavite Extension. Naglalayong wakasan ng LRT1 Cavite Extension ang hanggang 1 oras at 10 minuto na biyahe mula Bacoor, Cavite hanggang Baclaran na binubuno ng pinatayang 300,000 pasahero kada araw. Binubuo ang proyekto ng tatlong parte o tatlong components. Una ay ang pagbili ng karagdagang 120 bagong bagon gamit ang Japan Official Development Assistance o ODA. Pangalawa ay ang pagpapalaki ng kasalukuyang Baclaran Depot at pagtatayo ng bagong Sapote Satellite Depot para madoble ang kapasidad ng LRT1 mula 140 to 240 mga bagon gamit din ang Japan ODA. At pangatlo, ang pagtatayo ng 12 kilometrong extension ng LRT1 mula Baclaran patungong Cavite na magkakaroon ng 8 istasyon ng tren at 3 intermodal stations. Kabilang sa unang 2 components ng Japan ODA loan, ang 120 light rail vehicles o LRVs at ang depot expansion na nilagdaan noong pang Marso 2013. Matapos ang pagtutok at masigasig na pakikipagnegosasyon ni Secretary Tugali sa JICA, sa wakas ay natapos ang procurement at napirmahan ang kontrata para sa 120 bagong bagon noong Disyembre 2017. Ang nanalo ng kontrata para sa 120 LRVs ay ang Mitsubishi Corporation ng Japan kasama ang partner nito na Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles o CAF ng Espanya. Dahil sa pagsunod sa international best practices sa pagbili ng mga tren, katuwang ang expert railway engineers mula sa Katahira International, Tunichi Engineering at Japan International Consultants for Transportation, dumating bago pa ang itinakdang petsa ang mock-up ng mga bagong bagon sa Maynila noong Enero 2019. At on track din ang pagdating ng unang 40 na mga bagon sa 2020 at ang balancing 80 ihatid naman sa 2021 at 2022. Ang kontrata naman para sa Baclaran Depot Expansion at sa New Zapote Satellite Depot ay sa wakas na pirmahan na nito lamang Pebrero 2019 kasama ang Shimizu Corporation ng Japan. Nito lang Marso 2019, agad pinasimula ng pre-construction works para sa mas pinalawak na mga depo na matatapos sa taong 2022. Ang pinakamalaking component ng LRT1 Cavite Extension ay ang konstruksyon ng 12 kilometrong extension mula Baclaran patungong Ñuñoa, Bacoor na magkakaroon ng 8 istasyon at 3 intermodal stations. Taong 2007 pa nang unang mabigyan ng budget ang proyekto para sa right-of-way acquisition. Inabutan na ng 2016 pero 0% o wala pang sertipiko na free and clear ang right-of-way ayon sa independent consultant para sa proyekto na Aegis International. Sa wakas, makalipas ang mahigit sa 1 dekada mula ng unang mabigyan ng budget nitong Abril 2019, na isaayos na ang may 109,682.50 square meters na lupain para sa proyekto. Kasabay nito, maayos na rin na ilipat ang may 751 na apektadong informal settler families na siyang dahilan kung bakit higit na sa 90% ang certified na free and clear ng mga independent consultant para sa 7 kilometrong package 1 mula Baclaran hanggang Dr. Santos at 95% naman para sa 5 kilometrong package 2 at 97% sa package 3 hanggang Bacoor ang nabili ng lupa para sa proyekto. Dahil dito ay, sa wakas, magsisimula na ang konstruksyon ng package 1 na inaasahang matatapos sa taong 2021. Bilis at kalidad ang magiging tatak ng LRT1 Cavite Extension Construction dahil gagamit ang Light Rail Manila Corporation o LRMC at ang partner nito na Bui Construction ng makabagong pamamaraan na first time gagamitin sa Pilipinas, ang Full Span Girder Launching Method. Sa pamamaraang ito, gagawin o ipiprecast ang buong girder segment sa construction yard kung saan ang bawat isang segment ay may bigat na 400 tonelada. Matapos matuyo ang isang segment,
Ito ay buong iaakyat sa nakaabang na mga poste at isasakay sa special wheel type na transporter. Ito ang maghahatid ng bawat buong segment patungo sa 550-toneladang launching girder na siya namang mag-a-assemble ng mga segment sa mga nakaabang na poste. Ang full-span girder launching method ay hindi lamang mas mabilis kumpara sa tradisyonal na paisa-isang precast, pag-deliver at pag-assemble ng mga i-girders at isa-isang paglalapat ng decking para sa bawat segment. Ang modernong pamamaraang ito na gagamitin sa Cavite Extension ay magdudulot din ng mas kaunting epekto sa trapiko dahil ang mga precast segments ay hindi nadadaan sa mga kalsada. Sa halip, sa taas ng construction site lula ng special wheeled type na on-deck transporter. Habang sinisikap ng DOTR at LRTA na makahabol sa pagsasaayos ng mga kontrata at right-of-way acquisition para sa 12 kilometrong Cavite Extension na halos 2 dekada rin nag-usad pagong, malaki na ang iginanda at ibinuti ng operasyon ng 20 kilometrong existing system mula Baclaran hanggang Roosevelt Station sa ilalim ng Light Rail Manila Corporation. Mula 2016 hanggang sa unang parte ng 2019, tumaas mula 86 patungong 113 ang mga tumatakbong bagon sa pamamahala ng LRMC. Bumilis na rin ang operating speed mula 40 kilometers per hour patungong 60 kilometers per hour. Bumaba na rin ang headway o pagitan sa pagdating ng dalawang tren mula 5 minuto patungong 3.5 minuto. At mula sa dating 478, dumami sa 551 ang bilang ng mga daily trips. Kaya naman di katakatakang umaarangkada ang ridership ng LRT1 at umabot na sa 458,000 katao kada araw mula sa dating 409,000 katao kada araw noong 2016. Ito ay inaasahan pang umabot sa 800,000 katao kada araw pagkatapos ng Cavite Extension. Marami pang major improvements ang ikinasa sa existing system. Kabilang na rito ang pagsasaayos ng kasalukuyang 20 istasyon, pagpapalit ng mga sirang parapet walls, at pagpapalit ng mga sirang riles. Ang konstruksyon ng Cavite Extension at maging ang mga improvements sa existing system ay isinasagawa ng walang katumbas na gastos sa parte ng gobyerno dahil sa public-private partnership na kinabibilangan ng DOTR, LRTA, LRMC, at mga major stockholders ng LRMC na Metro Pacific Investments Corporation at Ayala Corporation. Bunga ng matatag, determinado at buong pusong pagsiservisyo ni DOTR Secretary Arthur Tugade, sa wakas ay tumatakbo na ang lahat ng components ng LRT1 Cavite Extension mula sa 120 LRBs, ang YIPO expansion, ang konstruksyon ng 12-kilometer extension at maging ang improvement sa operasyon ng existing system. Sa wakas ay abot kamay na ang pagsasakatuparan ng 2 dekadang pangako na wakasan ang pang-araw-araw na kalbaryo sa pagkukommute ng ating mga kababayan mula sa Katimugang Maynila. Sa wakas, abot kamay na ang pagtupad sa pangako ni Pangulong Duterte na maghatid ng mas komportableng pamumuhay sa bawat Pilipino. All of the projects that we undertake and will do for the rest of my term, do not claim any just because we mention it in passing sometimes. It's not because that we are claiming any credit. Nobody can claim credit in the name of the people.